The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad. Morning, Ted. Dantya. Magandang umaga sa ating lahat. Yun. Wow. Of course, ating mga viewers. Okay. Yeah. You're back in paradise. Para kang nasa kalangitan, Brad, at ako'y nasa kalupaan. Ganda Brad, ba? Jeff! Narinig mo ba kami? Parang sariwa ang simoy ng hangin doon sa kinalalagyan ni Pastor Jeff. Oo nga. Nag-date kami dyan kahapon, Jack. Sa Rizal ba yan? Sa Rizal nga. Cafe Augusta. Nag-date lang kami ni Grace. Okay. Parang ganyan din yung peg doon. Although, mas maganda tong nasa likod ko ngayon. Okay, sige. So Brad Jeff, go ahead. Itong inaabangan po na marami, The Daily Brad. Yes, Ted. Sabihan ko lang na si Dennis Samson, magpagaling ka. May karamdaman ngayon, nakikinig sa atin. Ted, alam mo, kanina may mga bilanggit ka. Medyo nararamdaman ko na naman yung frustrations mo. Nataon naman, medyo relate tong ating topic ngayon. Tanungin ko lang yung mga nanonood sa atin, Ted. Minsan po ba na-tempt na kayo na huwag na rin lumaban ng patas? Yan, ganda talong yan, Ted. Yung kasi, Ted, kaka-obserba mo ha, sa paligid mo, kakapakinig mo kay Ted Filon, ayan. Tapos, kung sino pa yung matuwid, or rather, kung sino pa yung mga hindi matuwid, parang feeling mo sila yung namamayagpag, sila yung mayaman, sila yung tila bagang walang pinoproblema, masasaya sila, di ba? Walang mga sakit, maalwa buhay, in power. Tapos ikaw, nagbabayad ka ng tamang buwis, lumalaban ka ng patas. Pilit mo. Alam mo, yung pinipilit mo huwag tumahak doon sa baluktot na landas. Eh, parang tila bagang ikaw pa'y naghihira. Parang feeling mo ikaw pa'y naaagrabyado yung negosyo mo, nalulugi despite, you know, doing the right thing. Samantalang yung mga tao sa paligid mo, drug lords, gambling lords, sila yung mga namamayagpag, mga corrupt. Kaya minsan ba sumagi sa isip natin na, ano kaya, gumaya na rin kaya ako sa kanila? Or baka naman, Ted, may nakikinig ngayon, nakatawid na sila doon sa baluktot na daan. Pero feeling nila, mas righteous sila. Kasi nga, yung pinipitik naman nila, eh, barya-barya lang. Okay? Nagpapading ka lang ng barya-baryang resibo sa kumpanya nyo, sa gasoline expense na ni-remit mo. Alam mo yon, parang feeling mo, mas small time ka dahil hindi ka naman ganun bilyon or daang milyon ng kinokorap mo. Or, alam mo yon, parang feeling mo, mas righteous ka kasi at least small time ka lang. Pero mag-ingat po tayo dahil yung mga big time nagsimula lang po yan sa small time. Okay? Saka wala tayong karapatang you know, magreklamo sa mga taong gumagawa nun. Kung tayo rin mismo, in a small scale, ginagawa rin yon. Ang tawag po rin ay moral ascendancy. Wala tayong karapatan na magbatikos ng mga tao na yun. Kung tayo mismo ay may ginagawa rin, kaso small time lang. Pagkakaiba lang po natin sa mga malalaki kung tayo gumagawa nun, eh oportunidad. Given a chance or opportunity, malamang i-compromise din natin ng big time. Sabi nga ng kaibigan mo, Ted, ni si Abraham Lincoln. Ayan, si Abraham Lincoln. Sabi niya, nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. Pagka nakatikim po ng konting power ang tao, lumalabas yung totoong character, whether corrupt or talagang maintegridad. But nevertheless, ito po yung warning ng Bible, whether ikaw ay big time or small time na baluktot na daan, sa Proverbs 10:2, pakita mo yan, Gerson, na nagtatrabaho ngayon sa bahay, ill-gotten treasures have no lasting value. Wow. But righteousness, yung mga taong righteous, delivers from death. Mas gusto ko sa Tagalog, Ted, ano? Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan. Ngunit ang katuwiran, yung tuwid na daan, ay maglalayo sa kamatayan. Ted, ang tindi na to. Ang ganda ng contrast, ano? And how many people nakita natin na, you know, baluktot ang daan ngayon, nasa kulungan. Yung aplido mo, ayaw mo ma-attach sa aplido niya, di ba? Dahil hindi niya napakinabangan yung pera niya. Samantalang may mga taong matuwid ngayon, ikaw na nakikinig, na pilit mong tinatahak yung tuwid na landas, ayaw mong tumawid, good news, malalayo ka sa kamatayan. Ted, hindi lang to physical na kamatayan, ha? Kasi sasabihin na iba, eh ba't yung kapitbahay ko buhay pa, napaka-corrupt. Hindi lang huto physical. May mga tao po na sadlak sa kasamaan pero walang internal joy. Hindi makakatulog. Pag pinasampina ka na, hindi ka na makakatulog.
pag nasa deathbed na po yung mga yan, hindi rin sila proud. Okay, sa mga pinagagawa nila. Kaya po ikaw na nasa matuwid na daan ngayon, malayo ka sa kamatayan. Yung po ang advice ko lang sa iyo, sinabi ng Biblia. Kahit minsan sala tayo sa karamihang bagay sa buhay, kontento naman tayo. At sa mga tao po na nasa kabilang landa, sa baluktot na daan, may chance pa po tayong bumalik sa tuwid na daan. Dahil hindi nyo rin po mai-enjoy yan. Ayaw mong ipasa sa next generation ang pera na galing sa baluktot na pamaraan. Tayo po'y magdasal. Panginoon, napakahirap po talagang mamuhay ng tuwid sa mundo na parang feeling namin na kami pa'y nababalagoong. O minsan feeling namin, bakit ganon? Hindi pata si Lord. Bakit sila masasaya? Bakit sila ganyan, ganyan? Pero Lord, hindi naman namin alam yung totoong buhay nila. Internally, hindi namin alam yung takbo ng buhay, pamilya, puso nila. Kaya Panginoon, imbis na mainggit kami at sumama sa ganong klaseng pamamaraan, manatili kaming tuwid. Dahil ito ang magsasalba ng aming buhay. Hindi lang buhay dito sa lupa, but buhay na magpawalang hanggan. Kaya Panginoon, sa mga gumagawa naman ng sindikato, illegal, hocus pocus, how shall Lord, dinadalangin namin na matauhan sila ngayon habang nakikinig ng salita mo. Alam namin, Lord, lahat ay may pagkakataong magbago. Lahat, Lord, ng sumablay ay may second chance sa iyo, multiple chances ang ino-offer mo, basta magbalik loob lamang sa iyo. Panginoon, salamat po dahil alam namin ikaw ang totoong buhay, hindi pera sa bangko, hindi staying in power, hindi, Lord, yan ang magbibigay sa amin ng totoong buhay. Sabi mo, I have come so that you may have life and have it to the full. Ikaw, Lord, ang totoong source ng buhay. Salamat po sa inyong reminder sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, muli po, thank you sa inyo pong pagbibigay po ng pagkakataon sa amin na makaugnayan po si Brad Jeff sa aming programa. Lord, alagaan niyo po siya, ang kanilang simbahan at lahat po ng lingkod ng simbahan na nakikinig po sa aming programa. Mahal na Panginoon, keep them always protected sa kanila pong ginagampan ng misyon. Mahal na Panginoon, all of this we say and we ask and we pray in Jesus' name, Amen. Amen. Okay, Brad Jeff, have a good weekend and you want to plug something para sa iyong Facebook Live mamaya? Go ahead. Galing mo, Ted. Mm-hmm. Si Ted talaga bata pa siya, no? Napakaano ng memory niya, Ted. Sharp ng memory, grabe, no? Very sharp. Alam mo, Jack, mahirap utangan si Ted. Ay, hindi makakalimot ito. Oo. Hindi niya makakalimutan. Kaya lang, madali pa rin lapitan. Ang maganda dito kay Manong Ted, kapag nangutang ka, hindi na niya pinababayaran. Nung minsan nangutang ako dito, ang inuutang ko lang 5,000. Eto na, 10,000 para di ka na mangutang next month. Binigyan na lang ako. Sabi niya, huwag ka na mangutang. Magkakasama ang patayin ng loob, di ka naman magbabayad, cha-cha. Eto na lang, bigay ko na lang. Yan ang mga masarap utangan. Hindi, sabi nga ni Brad Jeff, do not be provoked by evil doers, do not envy those who do wrong. Uy, oo. Hindi, pero kasama yun sa kasalanan, di ba, Pastor, no? Hindi pagbabayad ng utang. Pagtatakbo sa utang. Uh-oh. Pero kapag may utang na loob, hindi nangangahulugan na ang dapat mong ibabayad sa kanila. Kaluluwa mo? Hindi. Ano? Ay ang pera ng bayan. Yun lang. Okay, go! Ako, kaluluwa eh. Okay, Brad, go! Alright, may hugot talaga si Brad Ted. Kakadasal lang natin. Part 2 kami. Kadadasal lang eh. May part 2 kami ng aming topic on anxiety and depression. Si Dr. Tito Almadini, sa fellow pastor. Yung part 1 kasi maraming nag-demand, maraming tanong, hindi nasagot kasi nga, it's an hour show. So, grieving with great hope. Na kung kayo man po yung pinagdadaanan ngayong anxiety and depression, hindi pa po yan ang ending. Huwag po kayo mag-resort to a lot of things na hindi maganda ending. Meron pong pag-asa. Mamaya po alas 8, PastorJeff.ph. Makita-kita po tayo. Thank you. Yun, Brad Jeff. Thank you. Alright, Ed and Jack. Enjoy the weekend. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you too, Brad Jeff. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.